Ang turismo ay isang napakahalagang sektor ng lipunan kung saan ito ay nakakatulong sa pag-unlad ng ekonomiya ng isang bansa. Kaya naman, halos lahat ng mga bansa ay nagtalaga ng mga seguridad para sa mga turista na bibisita sa kani-kanilang mga lugar. Ngunit, may ilang mga bansa pa rin ang masasabi nating napakadelikadong bisitahin. Isa na rito ang bansang Mexico na kung saan nangyari ang kwento natin ngayong araw. Tara at samahan niyo akong alamin ang malagim na sinapit ni Lisbeth Flores. Miles Crime Story. Hello everyone, ako nga po pala si Myla at welcome sa aking channel. Sa aking channel ay isasalaysay ko ang mga true crime story na nangyayari sa buong mundo. Kung gusto niyo po ang mga ganitong kwento, ay help me to like, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na video. Ang 23 taong gulang na si Lisbeth ay kilala ng kanyang mga matalik na kaibigan na may mabuting puso at palaging nakatuon ng atensyon sa kanyang pamilya. Siya ay nagtapos sa Los Fresnos High School. Hindi nagtagal ay nakilala niya ang kanyang kasintahan at maagang nagbunga ang kanilang pagmamahala ng isang anak na babae. Matapos lamang ang 4 na taon ay nasundan na ito at isinilang ni Lisbeth ang kanilang bunsong anak. 8 buwang gulang pa lamang ito nung nangyari ang krimen. Kasama ang kanyang 2 anak, sila ay masaya at simpleng naninirahan sa Brownsville, Texas. Habang ang kanyang kasintahan ay naninirahan sa Matamoros, Mexico, kung saan ito ay katapat lamang ng Rio Grande at halos 5 kilometro lamang ang layo mula sa Brownsville. Bagamat hindi naman kalayuan ang distansya ng 2, madalas na pumupunta si Lisbeth sa Matamoros upang makipagkita sa kanyang kasintahan. Ang pagbisitang ito ay hindi na bago para sa pamilya ni Lisbeth dahil maraming beses niya na itong ginagawa. Noong 9 ng Agosto taong 2020, nagpaalam si Lisbeth sa kanyang ina na si Maria Robio na muli siyang pupunta sa Matamoros upang bisitahin ang kanyang kasintahan. At tiniyak naman ito sa kanyang ina na babalik siya mismo sa araw ding iyon. Sanay na si Maria na madalas bumisita ang kanyang anak sa kasintahan nito kaya hindi na siya tumutol. Ngunit sa mga panahong ito ay hindi siya mapalagay sa bigla ang plano nito. Gayunpaman, hindi siya napaapekto sa kanyang hinala at pumayag siyang pansamantalang alagaan ang kanyang mga apo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi na nakabalik si Lisbeth sa kanilang tahanan ng gabing iyon. Labis namang nabahala si Maria dahil wala pa siyang balita sa kanyang anak at mas lalong lumakas ang kanyang hinala. Kinaumagahan ay agad siyang nakipag-ugnayan sa pulisya at naghain ng report para sa nawawalang anak sa Brownsville Police Department. Agad namang sinimulan ng pulisya ang kanilang imbestigasyon at sinubukang hanapin ito. Ipinaabot din nila ang balitang ito sa Mexican Police at nagsimula ring hanapin siya. Sinuri ng Brownsville Police Department ang kanilang mga talaan at napag-alaman na si Lisbeth ay tumungong Mexico sa pamamagitan ng Veterans International Bridge isang araw bago nag-report si Maria sa pagkawala nito. Nakumpirma na wala siya sa US at nasa Mexico na siya noong 11 ng Agosto. Kalaunan, matapos ang malawakang paghahanap, natagpuan ng Mexican Police ang bangkay ni Lisbeth, itinapon sa isang bukid malapit sa isang construction site. Wala ang kanyang pangitaas na kasuotan at tumamo ng malalalim na sugat ang kanyang katawan. Patunay lamang na siya ay pinahirapan muna bago tuluyang malagutan ng hininga. Makikita sa mga kumalat na larawan ng pinangyarihan ng krimen na ang bangkay ng biktima ay pahigang nakahandusay na nakasuot lamang ng bra, pantalon at sapatos. Malinaw na mayroong sumalakay sa kanya. Ngunit mas maraming nakakagambala ng mga palatandaan ang nakita sa kanyang katawan. Lahat ng kanyang ngipin ay nawawala na tila pa isa-isang tinanggal. Ang isang bahagi rin ng kanyang bungo ay nawawala rin na nagpapahiwatig na may isang malaki at mabigat na bagay ang ginamit sa paghampas sa ulo ng biktima. Inimbestigahan ng pulisya ang lugar ng pinangyarihan ng krimen at natagpuan ang isang malaking bato. Pinaghihinalaan nila na ito ang ginamit ng sospek
sa pagsalakay kay Lisbeth. Matapos ang inisyal na imbestigasyon, nagsimulang mapaisip ang mga pulis kung ano ang maaaring nangyari sa biktima. Ang bangkay ni Lisbeth ay natagpuan sa isang lugar kung saan wala masyadong tao ang naninirahan. Dagdag pa ay wala rin mga surveillance camera o saksi ang maaaring magamit na makatulong sa pag-usad ng kaso. Dahil sa kawalan na mapagkukunan ng impormasyon, ang tanging nagawa lamang ng mga pulis ng mga pagkakataong iyon ay ang hulaan kung anong motibo ang tumulak sa sospek upang gawin ang napakarahas na krimeng ito. Ang unang posibleng motibo ay pagnanakaw. Ang Matamoros ay kilala bilang isang lugar na pinamumugaran ng mga magnanakaw. Posibleng pinagtangka ang nakawan ng sospek si Lisbeth, ngunit mabilis na lumala ang sitwasyon at dumating sa punto na kailangan na niyang paslangin ito. Ang isa pang posibleng motibo ay ang tangkang sekswal na pag-atake. Dahil kung mapapansin, nang makita ang katawan ni Lisbeth ay may ilang nawawalang piraso ng kanyang kasuotan. Maliban dito, ang kanyang buong katawan ay puno rin ng mga sugat. Isang indikasyon na sinubukang labanan ni Lisbeth ang sospek na umatake sa kanya. Dahil dito ay maaaring maraming beses siyang pinaghahampas ng malaking bato at sa huli ay isa-isang tinanggal ang kanyang mga ngipin. Ngunit wala sa mga teoryang ito ang nakumpirma. Hindi nagtagal dahil sa labis na bagal ng pag-usad ng imbestigasyon, ang FBI ay nagsimula ng makibahagi sa ginagawang imbestigasyon dahil na rin ito ay isang international na kaso. Sa kabilang banda, ang ina at mga kapatid ni Lisbeth ay umaasa na mahuhuli ng mga pulis ang salarin sa lalong madaling panahon. Hindi nagtagal ay tila tinupad ng may kapal ang hiling ng pamilya ng biktima dahil matapos ang masusing proseso ay nagkaroon na ng resulta ang pulisya. Nakita sa ginawang autopsy ang mga bakas ng fingerprints at nang isinailalim nila ito sa kanilang mga database ay tumugma ito sa isang dati nang nahatulan na kriminal. Batay sa mga impormasyon, inaresto nila ang isang lalaki na nagngangalang Braulio Martinez mula sa kanyang bahay sa subdivision ng Molinos del Rey noong Martes, 18 ng Agosto taong 2020. Isang linggo matapos matuklasan ang walang buhay na katawan ni Lisbeth. Si Braulio Martinez ay rehistradong sex offender sa Texas at 4 nanilbihan sa bilangguan noong taong 2006 para sa kasong pang-aabusong sekswal sa isang batang babae na 16 gulang pa lamang. Agad na dinala sa kustudiya si Martinez at sa loob ng 6 buwan, kinakailangan niyang humarap sa kaso ayon sa utos ng prosekusyon. Iniulat ng pulisya na ang motibo sa insidente na ito ay pagnanakaw. Pero maraming mga individual ang napataas ang kilay dahil hindi naman masyadong tumutugma ang mga pahayag ng otoridad sa mga sugat na tinamo ng katawan ni Lisbeth. Ayon sa mga nakalap na ulat, ang Matamoros ay nagkaroon ng biglaang pagtaas ng mga kaso ng krimen dahil sa mga lokal na grupo na nagbebenta ng mga ipinagbabawal na gamot tulad ng Gang from Hell at Northeast Cartel. Naging pangkaraniwang nasa lugar na ito ang mga nakawan at patayan. Nagkataon lamang na sa maling lugar at oras si Lisbeth ng mga pagkakataong iyon. Kilala ang Mexico bilang isa sa mga bansang pinamumugaran ng kaguluhan lalo na sa nakaraang ilang mga dekada. Noong dekada 80 at 90s, ang mga kartel o mga sikat na gang sa Mexico ay palihim na ipinagbebenta ang mga narcotics upang kumita ng pera. Ngunit kasabay ng paglipas ng mga taon, ang ilegal na pagbebenta ay nauwi sa tila mas malagim na mga gawain. Dumating sa punto kung saan ang naging bagong pamantayan ay ang pandurukot, pangingikil at kung minsan ay pagpatay. Ang iilan sa maliliit na gang at sa mga samahan ay sumunod na sa mga batayang ito na humantong na sa karahasan at tuluyang kawalan ng kontrol. Hanggang ngayon, ang mga mamamayan ng Mexico at mga opisyal na nagpapatupad ng batas dito ay laging nalalagay ang buhay sa panganib. Gayunpaman, may ilan pa ring mga masasamang loob ang nambibiktima ng mga turista. Dahil sa kasalukuyang lagay ng Mexico, pinaigting ng mga otoridad ang malawakang seguridad sa buong lugar, lalo na sa mga border nito,
ngunit ang pagtaas ng mga kaso ng krimen ay patunay lamang na ang kanilang mga ginagawa ay hindi sapat. Noong kasagsagan ng tag-init taong 2023, ang US State Department ay nagtalaga ng mga limitasyon sa paglalakbay sa ilang mga estado ng Mexico dahil sa mga tumataas na mga krimen. Ang mga turista ay pinayuhan na maging maingat sa tuwing maglalakbay sa Cancun at Cabo. At kung maaari, ay iwasan ang pagbisita sa mga sikat na tourist destination tulad ng Puerto Vallarta. Samantala, ang kagawaran ng estado ay naglagay ng Do Not Travel na paalala sa 6 na estado ng Mexico. Ito ay ang Tamaulipas, Zacatecas, Sinaloa, Colima, Guerrero at Michoacán. Ang dahilan ng mahigpit na paalala na ito ay para lamang sa kaligtasan ng mga turista. Maraming US citizen ang naging biktima ng brutal na insidente sa tuwing naglalakbay sa loob ng Mexico. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin maitatanggi na ang bansang ito ay isa sa tanyag na destinasyon para sa mga turista at patuloy pa rin binibisita ng mga daan-daang libong mga mamamayan ng US. Kaya para sa mga otoridad ng Mexico, napaka-imposibleng matiyak ang kaligtasan ng bawat isa. Ang ina ni Lisbeth ay hindi pa rin tuluyang matanggap ang pagkawala ng kanyang pinakamamahal na anak. Ayon kay Maria Robio, ang pagkawala ng kanyang anak ay tila pinunit ang kanyang puso. Ang mga sugat na natagpuan sa katawan at ang mga nawawalang ngipin ni Lisbeth ay nag-iwan na matinding trauma sa kanyang pamilya. Hindi lubos mawari ni Maria kung ano ang maaaring naging dahilan ng sospek upang tratuhin ang kanyang anak nang napakalupit gayong gusto lamang nitong makipagkita sa kanyang kasintahan. Pati na ang reporters at mga otoridad ay sinabi na ang ganitong antas ng brutalidad ay hindi kayang gawin ng taong nasa katinuan ang pag-iisip. Kinailangan pang tiisin ni Lisbeth ang napakasakit na pagpapahirap bago tuluyang nawala ng huling hininga. Sa pahayag ni Maria, ang kanyang anak ay walang kaaway at hindi kailanman nakipag-away sa sinuman. Siya ay may babait na puso at ang tanging pinagtutuunan niya ng pansin ay ang pagpapalaki sa kanyang mga anak. Kasamang iba pang nakikiramay, nanawagan si Maria upang humingi ng hustisya para kay Lisbeth at mabigyan ng sapat na kaparusahan ang mga taong may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang anak. Ipinahayag din ni Maria ang kanyang mga hinala tungkol sa bigla ang desisyon ng kanyang anak na babae na bumisita sa Mexico. Naniniwala siya na maaring binlockmail si Lisbeth upang agad na pumunta sa Mexico dahil nung mga oras na iyon ay nagmamadali itong umalis at doon ay dinukot ito at pinatay. Matapos ang mga isinagawang imbestigasyon, kalaunan ay nakumpirma na tama nga ang hinala ng ina ni Lisbeth. Inamin ni Martinez na gumawa siya ng paraan upang mapapunta niya si Lisbeth sa Mexico. Tinawagan niya ito at sinabing dinukot niya ang kanyang kasintahan. Nangako siya na papalayain niya ito kapalit ng pera. Ayon sa mga opisyal ng gobyerno, naniniwala silang matagal nang kakilala ni Lisbeth at ng kanyang pamilya si Martinez. Ngunit hindi sila sigurado sa eksaktong relasyon ng mga ito. Sa isang Facebook post, inilahad ng kapatid ni Lisbeth na si Carmen Flores ang status na naglalaman ng labis na pagkamuhi nito kay Martinez. Ayon kay Carmen, si Martinez ay napakasinungaling at isang mamamatay tao dahil sinabi nito na wala siyang alam patungkol kay Lisbeth at hindi niya ito matagpuan kahit saan sa Matamoros, ngunit sa huli, ang mga nakitang bakas ay tumuturo sa kanya. Dagdag pa ni Carmen ay dapat maniwala ang mga tao na si Martinez ang pumatay at tigilan na ang mga teoryang walang batayan. Matapos nito ay nagpahayag siya ng kasiyahan sa pagka-aresto ni Martinez. Batid niya raw na hindi iyon sapat na kabayaran para sa nangyari sa kanyang kapatid, ngunit sinabi niya na mas mabuting makulong ito kung saan wala na itong ibang maaaring mabiktima. Kalaunan, ipinahayag din niya ang kanyang pagdadalamhati sa pamamagitan ng pag-post ng larawan kasama ang kanyang kapatid sa kanyang Facebook profile. Ang caption ay nakatuon sa kanyang yumaong kapatid. Humingi ito ng paumanhin sa kanya dahil hindi niya man lang daw ito natulungan sa mga pagkakataong iyon at di pa rin niya lubos maisip
na hindi niya na makikita pang muli ang kanyang kapatid. Bagamat sinabi ng pulisya na ito ay isang nakawan, ang pahayag mula sa kapatid ni Lisbeth ay nagpapahiwatig na talagang kahit papaano ay may koneksyon sila kay Martinez. Malaki ang posibilidad na si Martinez ay may personal na dahilan kung bakit niya nagawa ang karumal-dumal na krimen laban kay Lisbeth. Sa oras ng pagka-aresto sa kanya, ang kanyang address ay nakarehistory rin sa Brownsville. Iba-iba rin ang komento ng publiko sa kinalabasan ng kaso. May ilan ang mga nagsabi rin na si Martinez ay stepfather ni Lisbeth at ang kanyang ina ay nagpapanggap lamang upang hindi malaman ang katotohanan. May ilan din ang naniniwala na si Martinez ay maaring sangkot sa isang kartel dahil ibinatay nila ito sa nabanggit ni Lisbeth na sinabi nito sa lahat ng mga taong sangkot. Dahil alam ng lahat na ang isang kartel ay mahigit sa isang tao ang sangkot o may kamalayan sa kung ano ang balak gawin ng isang tao. Marami rin ang nagtaas ng hinala laban sa kasintahan ni Lisbeth. Dahil matapos matagpuan ang bangkay ni Lisbeth, wala ni anuman ang nabangkit patungkol sa kanya. Hindi rin nabigyan ng kasagutan ang mga katanungan kung buhay pa ba ito o pinuntahan niya ba si Lisbeth sa huling pagkakataon. Papalakihin niya ba ang kanyang mga anak o ano nga ba ang nangyari sa kanya? May individual na nagbigay ng kanyang hinala patungkol sa katanungang ito. Ayon sa kanya, kung totoong patay na ang kasintahan ni Lisbeth, ay dapat na balitaan na magkasintahan ang natagpuang patay at kung may kinalaman ito sa krimen, maaring hindi siya pinangalanan ng pamilya ng biktima dahil natakot sa pag-iisip na hindi ito nahuli. Gayunpaman, ang isang piraso ng bungo na natagpuan malapit sa katawan ni Lisbeth ay tila isang bungo ng lalaki nung isinasagawa ang autopsy. Kaya posibleng biktima rin ni Martinez ang kasintahan ni Lisbeth. Ngunit wala sa mga pahayag na ito ang nakumpirma dahil tikom ang bibig ni Martinez at ang koneksyon ni Martinez sa pamilya ng biktima at ang kinaroroonan ng kasintahan ni Lisbeth ay nananatiling nababalot ng misteryo. Si Martinez ay sinampahan ng kasong pagpatay at hindi na rin nagawang ipagtanggol ang kanyang sarili. Siya ay hinatulan ng 14 na taong pagkakabilanggo. Marami ang nagalit at naniniwala na dapat na mas mahabang sentensya ang natanggap ng sospek. Sa kabilang banda naman ay masaya ang karamihan dahil nagawang makamit ng kaawa-awang batang ina ang katarungan. Sinabi ng konsul ng Mexico na si Juan Carlos Vega na nag-alok ang pamahalaan ng Mexico na tutulungan silang ibalik ang bangkay ng biktima sa Estados Unidos. Ngunit sa huli, isang lokal na punerarya sa Texas ang umako ng komplikadong trabaho na ito. Nagbukas ng GoFundMe campaign ang pamilya ni Lisbeth at nag-post sa Facebook para makalikom ng pera na gagamitin sa libing at memorial service dahil hindi nila kayang bayaran ang mga ito. Ang kanyang libing ay natapos ng mapayapa, ngunit ang sakit na dulot ng kanyang pagkawala ay hindi kailanman malilimutan ng kanyang mahal sa buhay. Ang bigla ang pagkawala ni Lisbeth ay nag-iwan ng sobrang kalungkutan sa kanyang pamilya. Sa murang edad, ang kanyang anak ay nawala ng isang mapag-alaga at mapagmahal na ina. Bagamat ang kanilang lola ang kumupkob at magpapalaki sa kanila, hindi kailanman nito mapapalitan ang pagmamahal ng isang ina. Marami sa atin ang mapapatango sa kasabihang, mabuti nang lumaki ng walang ama, wag lamang lumaki ng walang ina. Kung iisipin, ay marami sa kasalukuyang panahon ngayon ang mga single mother na patuloy na ginagawa ang lahat ng makakaya, maitaguyod lamang ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Nakakalungkot isipin na lalaki ang dalawang anak ni Lisbeth na wala siya dahil sa isang brutal na pagpatay na nabigyan nga ng katarungan ngunit marami pa rin nababalot na misteryo. Kung ikaw ang tatanungin, ano sa tingin mo ang totoong nangyari? Sapat ba ang naging hatol sa sospek na gumawa ng karumal-dumal na pagpatay? Mag-iwan na lang po na inyong saloobin sa ating comment section. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating kwento sa araw na ito. Kung bago lang po kayo sa aking channel, ay don't forget to like at subscribe para updated po kayo sa aking mga susunod na video. Salamat po sa inyong lahat.
God bless you all. See you in my next video. Ako nga po pala si Myla at ito ang Miles Crime Story.